Hi guys! Continue tayo sa ating operations of integers. So ngayon, nasa multiplication of integers na tayo. Tapos na tayo sa addition at subtraction. Ngayon is multiplication na tayo. So paano tayo mag-multiply ng integers na merong magkaparehong sign? So multiplying like sign, the answer is always positive. Kapag nag-multiply tayo ng integers na may magkaparehong sign, ang sagot natin is always positive. So for example, positive 10 times positive 5. So, ang gagawin natin, i-multiply natin yung integers, which is 10 times 5 is equal to 50. Pagkatapos, magkapareho yung sign nila positive. So, ibig sabihin, ang sagot natin is positive 50. Another example, negative 10 times a negative 5. So, i-multiply natin yung number. So, 10 times 5 is equal to 50. So, magkapareho yung sign nila, negative, ang sagot natin is positive. Ayan. So, negative 10 times negative 5 is equal to positive 50 kasi tatandaan natin na kapag magkapareho ang sign nang imu-multiply natin, ang kanyang sagot is always positive. Paano naman tayo mag-multiply ng integers na merong unlike sign or hindi magkapareho yung sign nila? So, ang sagot, kapag nag-multiply tayo ng integers na may di magkaparehong sign, ang sagot is always negative. So, ngayon, positive 10 times negative 5. So, 10 times 5 is equal to 50. At dahil hindi magkapareho ang kanilang sign, positive at negative, ang sagot natin is negative 50. Another example, negative 10 times positive 5. So, 10 times 5 is equal to 50. At ang kanilang sign is negative at positive. So, hindi magkapareho yung sign. Ang sagot natin is negative 50. So, tatandaan natin na kapag hindi magkapareho yung sign ng imu-multiply natin, ang sagot natin is always negative. Ganyan lang kadali mag-multiply ng integers na may magkaparehong sign at integers na may di magkaparehong sign. Ang susunod nating lesson is division of integers naman. Bye!